Hello po. Good day mga kahabi. Ako po pala si Sito Aparece ng Buena Vista, Bohol. Isang ornamental fish breeder at successful Daphnia Moina culturist. Welcome po sa Gab&Chloe Aquayard TV. Sa araw na ito, ating pag-usapan at ituturo ko sa inyo kung paano ako mag-culture ng greenwater algae at Daphnia Moina. At kung bago pa lang kayo sa channel na ito, kailangan ninyong mag-like, mag-subscribe, and click the notification bell para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Once again, welcome to Gab&Chloe Aquayard TV. Okay na. Alright, mga kahabi. Ngayon ay gagawa na tayo ng green water culture. Or pwede rin tawagin natin chlorilla. So ito yung mga ingredients. Una, cornstarch. Pangalawa, complete fertilizer. Pangatlo, urea. Yung pang-apat, yeast. At yung pang-lima, ang green water starter. Ito po. Ngayon ay meron akong 6 na lalagyan. Then meron akong 6 na riptab na aking gawa ng culture. Dahil nga nag-reset na ako ng aking mga culture ng Moina. Ngayon, lalagyan ko ito ng 1 teaspoon ang bawat isa sa kanila. 1 teaspoon ng yeast. Ito, kailangan 1 teaspoon lang. Kasi nga, pag sobrang dami ng yeast na inilagay mo, yan ang dahilan na maging mabaho yung culture mo at hindi talaga mag-success ang culture mo. Ngayon, pangalawa po, yung urea. Isang kutsara lang, bawat isa sa kanila. So, ganun din po, kailangan na hindi mas dami yung mailagay mo para po hindi mag-fail or mag-failure yung culture mo. Ayan. Pangatlo, ay lalagyan natin ng complete fertilizer or NPK. Pwede rin tawaging 14-14-14 kasi nga doon sa sako na kaniyang pinaglalagyan doon sa agribit supply, may nakasulat na 14-14-14. Kahit anong brand po, basta complete fertilizer. O yan, meron na silang complete fertilizer. Kasunod po ay lalagyan natin ng tinatawag natin cornstarch. Ito po yung may bili doon sa mga mall or sa mga tindahan na may cornstarch, kahit anong brand po. So, dalawang kutsara bawat isa sa kanila, yun yung mabisa dahil nakapag-experiment na ako. Sinubrahan ko or nilagyan ko ng mas marami pa sa dalawa, ang nangyari ay naging mabaho yung culture at umabot ng lagpas 5 days o bago mag green ang aking culture. So kailangan lang dalawang kutsara na dapat ilagay doon sa culture. Okay, so ngayon mayroon pa cornstarch ito mga kahabi, kahit anong brand po pwede. Okay, so ito yung aking ginamit for almost 2 years po, or 3 years na, 3 years rather, 3 years ng pag-culture ng Moina gamit ang green water or chlorilla. So mahalaga ito sa ating mga Moina dahil nga ito'y mataas sa protein ang green water. Then ngayon, lagyan natin ng warm water para ma-activate yung yeast nating nilagay. Saka ma-mix natin ng maigi at matutunaw yung mga ingredients natin tulad ng yung sinabi ko kanina, yung mga cornstarch, yung mga NPK, yung mga urea, saka yung yeast. Ngayon, ating i-stir, no? Gamit ang kutsara para talagang matunaw sila lahat.
Dahil pag hindi matunaw, magkaroon ng uneven mixture doon sa culture natin, ang dahilan na hindi maganda yung resulta. Tapos lagyan natin ng cover, tapos alug-alugin natin para mas madali yung pag dissolve ng ating mixture. Ayan. Okay, ngayon mga kahabi, punta na tayo sa ating culturing tab para sa ating green culture. Ngayon, pasilip muna sa aking mga fry dito. Ito ay mga zebra danius at mga glowfish titra na aking mini-breed. Ito po yung ilan sa kanila. Pero ito yung aking mga daphnias, yung mga moina na aking ipapakain sa kanila mamaya. Ito yung mga zebra, mga titra, glow titra, yun, purple yan. Meron pa dito, glowfish titra, siguro nasa 300 yan. Tapos ito yung aking yung fish pan ng aking mga beta fry. Ito yung aking culture ng mga daphnia dito. Ito, lahat yun may cover ng mosquito net para maiwasan ang pagkaroon ng lamok na hindi pwede sa ating culture. Ito naman yung ating green water starter na gagamitin pang mix sa ating gagamitin sa paggawa ng green water culture. Ito yung mga empty rip tubs mga kahabi. Ito yung ating lalagyan ng ating panibagong culture kasi nga nag-reset ako. At for the information for all, ito ang tubig na aking ginagamit pala ay galing sa gutter na ng aming bahay papunta dito sa tub sa fish pan ng aking mga goldfish ito. Dahil para sa akin mas madali yung tubig ulan na gamitin o rain water, mas madali maging green water kaysa kumpara sa mga gripo. Then, gagamit ako ng siphon hose para madali kong matransfer yung tubig mula sa pan patungong sa mga rip tub ko. Ngayon po, ay gagawin ko yung pagsisipon ng aking tubig doon sa fish pan para ma-transfer doon sa mga rip tub. Yung level pala ng tubig na ilagay sa rip tub, siguro sa estimate ko po ay nasa 40 liters. Nasa kalahati po ng rip tub, no? Dahil nga yan yung pinaka the best para sa akin dahil daanan ko na yon. Ito yung aking starter. So sa aking green starter po, gagamit ako ng 5 liter na green water starter para madali siyang makuha ang emerald green ng ating starter, ng ating culture. Then ito yung aking mixture, inahalo ko sa green water starter at ito ilagay natin sa mga rip tub na may tubig ulan. Saka kailangan lang stir para siguradong even po yung paghahalo nila. And then maganda. Yung green water starter ko po na ginagamit ay ginagamitan ko po ng strainer o salaan dahil nga po green water na stock po ay mayroon ng mga copepod or mga insekto na lumalangoy sa tubig na para namang hindi maganda para sa ating moina, kaya sinasala ko para maiiwan yung mga copepods or mga cyclops kung tatawagin na kahit maliit ay pwede rin nating tawaging predator na mga moina. Kinakain nila yung mga eggs ng mga or babies ng mga moina. Ayun po, tapos na tayo sa anim na mga rip tub. Mayroon na niyang mga green water starter. Mayroon ng mixture po ng mga ingredients natin ginagamit.
Tapos ay lagyan natin ng cover mosquito net para ma-avoid natin yung pangitlog ng mga mosquito. Dahil po yung mosquito o lamok, nag-iwan yan ng isang ng itlog na kapag na-hatch yung itlog nila ay mag-hatch ng almost 200 larva. Kaya hindi maganda sa Moina dahil kakain sila ng Moina. Pwede ito din yan sa ating mga culture. And after 5 sunny days, ito na yon. Yan, straight yung init ng araw mula umaga hanggang hapon. Nasa outdoor kasi ito. Ito na yung resulta. Nagiging green water na sila. Pwede na rin chlorella ang tawag dito. Pwede itong pambakain sa Moina. Pwede rin namang pambakain sa mga fry ng bluefish titra, yung mga danius at mga yung maliit na fry. Then after 3 days from putting Moina starter, ito na yun. 3 days po. Kung titingnan natin, marami nang marami nang gumagalaw ng mga Moina dito. Pwede na itong harbisen para mapakain sa ating mga fry at pwede ring ipagbili, ibinta sa ating mga kasamahan na naghanap ng mga Moina para sa alaga nilang mga fry. So yon, napakarami po, napakaraming Moina after 3 days. So if very effective po ito. Ito po yung sikreto ko bakit nagkaroon ako ng maraming Moina at naging successful po sa aking culture.